Let's balance the sheet! Ito ay malaking sikreto. Bihira ang nakakaalam nito. Preparing two types of financial statements. Pwede ba yun, sir? Alam po ninyo, hindi pinagbabawal ng batas na gumawa ho kayo kahit 20 klase, two types, 20 types of financial statements. Wala hong problema dyan, bossing. Gumawa ka ng 20, 30, o 100, wala hong problema. Ito lang ho yung kolatilya. Isa ito ho yung requirements. Dapat isa dyan. Tax basis, financial statement. Isa lang. Okay na. Sir, pwede ko bang isagmit? In-exaggerate ko eh. Pwede ko bang isagmit yung 20 financial statement sa BIR ng sabay-sabay? Yes. Pwede po. Wala hong bawal sa batas. Patong-patong, financial statement 1, 2, 3, at kahit anong klaseng standard ho, standards, principle, etc., policies, yung financial statement, iba-ibang standard, iba-ibang policies, iba-ibang principles, pwede ho yun. Iba-ibang churi, pwede sir, churis, pwede po, wala hong nagbabawal sa inyo. Ang pinagbabawal, two sets of books of accounts. Basta, sabi ko nga, ang kulatilya, isa dyan ay tax basis. Kasi pag hindi nyo ginawa yung isa dyan tax basis, yung pinakamalaking magbibigay ng tax assessment o yung pinakamalaking magbibigay sa inyo ng tax due, yan po yung kukunin ng BIR. Kasi pag gumamit kayo ng tax basis financial statement, mababa ho yung tax na babayaran nyo. Napakababa. So, anong gagawin ng BIR pag na-receive niya yung 20 financial statement ko? Titingnan, una-una. Ang dami naman ito. Gagamitin ba laban sa akin? Hindi. Ang gagamitin lang laban sa'yo, itong tax basis. Kasi, binanggit mo na nga, ito ay pang BIR. Exclusively for BIR. Eh, sir, ano mangyayari dun sa 19? Wala. Naka-file lang. Hindi na magagamit, hindi pwedeng gamitin ng BIR laban sa'yo. Pwede kitang turuan paano ginagawa yon later on. Okay? Tandaan nyo yun. O, ginagawa ko itong librong to. Tumulong kayo. Bili na kayo ng librong to para sa kapakanan ng negosyo ninyo. Para sa kapakanan ng inyong pamilya. Kung may Bible ka, dapat may tax code ka rin. At ang huli, available pa ho ito ha. Wala kayong mabibiling libro na to. Ako lang po ang gumawa ng libro na puro entries, puro tax entries. Ayan, puro tax entries po. At lahat ng tax entries na to ay in accordance with the tax code. Kumuha na po kayo. At dun po sa mga CPAs, accountant, bookkeepers, or consultants, welcome po kayo. Meron akong programa na ibebenta ko kayo. Yung hindi marunong ibenta sarili nila because wala silang ibebenta, walang laman ito. Ako ho yung maglalaman at ako na rin ho yung mentor nyo. Okay? See you later! Paano ko nga kayo ibebenta? Gumawa ho ako ng apps na parang Uber, na parang Grab, na pag pinindot-pindot doon, malaki kita ho kayo sa isang location. Pag tinanggap mo yung pinindot-pindot ng kliyente ron, ikikita na ho kayo. Dahil may bayad na ho yung kliyente ron. Di ba? Ang ganda. Every day, may bago kayong mamimit na kliyente na pwede ninyong maging permanent clients. Okay?